else just to hype me. Please hype me. If everybody like me, then I'll be somebody. Choco. Pero ilang beses na ito nakabasa? Basa. Hello? Ano? May ano ko rito, Sel? Basa. May ano? Basa ko rito. Baby, that was never true. Malapit na yung mga maliliit doon isda eh. Ha? Pag na ulit. Alis na! Uy, ako nga din magaganyan. Kami, natin tao lang pakialam. Mayan eh. Ikaw attitude ka? Ha? Huh? Tres Marias! Team Waldas! Ha? May code na sila. The Tres Marias of Team Waldas. So, hi everyone, this is Jane. So, today is November 29, 2:41 p.m. So, kanina, is nasa school ako, umattend ako ng seminar. So, dapat ngayong araw may pasok kami, kaso di na kami nagkaroon ng pasok kasi dahil nga doon sa seminar. So, ayun. After ng seminar, yun, kumain lang kami na mga kaibigan ko around all food. Then, ayun. Review ako ngayon for anatomy and ICTM. May quiz ako sa dalawang subject ngayon bukas. So, I need to review. Especially sa anatomy. Kailangan kong hatakan yung grade ko sa anatomy kasi kailangan ko sobrang super baba ng grade ko sa anatomy. Sana tumaas ang grade ko and mahata ko siya. Kasi yun lang talaga yung subject na may problema ako. So ayun, yung topic namin sa anatomy ngayon is digestive system. Ayan. Meron ulit kaming quiz sa anatomy sa Friday, which is laboratory quiz siya. So ayun, magkasunod siya. Then ICTM quiz naman bukas nga sa ICTM quiz namin. So dalawang subject yung may quiz kami bukas. So ayun, ang hirap pala talaga sa medtech kasi araw-araw may quiz kami. So ayun. Aside from that, sobrang init sa Pilipinas kayo. But ang init sa Pilipinas, guys. Ha? Can you explain that, Char? So, ayun. Ha ha ha!
Kaya ka nabuksan kung agad eh. Pa-open nyo. This is Jane. So today is December 7 and it's currently 3:44 PM. Magka-update lang ako kung ano nangyari sa akin this past few days and few months na rin. Yeah. So ayun, nag-upload ako ng bagong vlog ko last week ata. So after 2 months nakapag-upload ako ng bagong vlog. Kasi, I'm so busy na sa college life ko. And I'm trying my best para makapag-upload ng mga bagong vlog sa channel ko. May kakwento ako sa inyo, guys. Abot sa 17. K-pop group sila. Yeah. And I met them way back 2019. Grade 9 ako noon. And yeah. Yung una ko narinig na kanta nila is Pretty You. Then, yung mga nung time na yon is 3 members pa lang yung alam kong pangalan. Yeah. 3 members pa lang yung alam ko and kilala ko. Which is si Jonghan, si Vernon, and si S-Coops. Yeah. Si Jonghan yung una kong first bias ko sa 17 kasi siya yung nakakatch ng attention ko way back 2019. Kasi, sa music video ng Pretty You is, medyo mahaba pa yung buhok niya nun. Hanggang dito, yeah. So, ayun. Then, yeah, panakinggan ko yung ibang kanta nila that time, ng 2019. Pero, nahihirapan ako tandaan yung mga names nila that time. So, yun. Officially, in-stand ko talaga sila is last year, yon 2022, yeah. Kaso, di ako nakapunta sa concert nila last year dito sa Pilipinas. Yun, dalawang beses sila pumunta dito sa Pilipinas, pero di ako nakapunta sa concert nila. Kasi, that time kasi, wala rin ako budget para makapunta ng concert nila. Tapos ngayon, next month, which is next year nga, January, babalik na naman sila dito sa Pilipinas. Bakit? Ha? Tapos, sabi ko, kailangan ko na talaga makapunta sa concert nila. Kasi, alam ko, by next year, some of the members, papasok na ng military. Gagawin ko lahat para makapunta ng concert. So, ayun. Need ko talaga makapunta ng concert nila. Gagawin ko talaga yung kaya ko and makakaya kong ways para makapunta ng concert nila. So, this past few months, Going 17 is, pinapanood ko talaga yung mga video nila sa Going 17. They saved me talaga sa this past few months. At ako naiyaw. So, nung nalaman ko may follow to Bulacan sila, ginawa ko talaga as in yung makakaya ko para makapunta ng concert nila. Kaya ko bakit ako naiyak ngayon. Si Live Nation, naglabas na ng date kung kailan sila magbebenta ng ticket ng 17. Before that day, November yun eh, before that day, yung gabi pa lang is, nagbigla akong umiyak talaga, as in, di ko alam kung bakit ako bigla umiyak nun. Kasi feeling ko talaga, di ako makakapag-save ng isang ticket sa day 1. Kasi that time, walang day 2. Di sila nag-a-announce kung may day 2 pa or what. Day 1 lang. So, umiyak ako nung, before that day, umiyak ako nung gabi pa. Kasi feeling ko talaga di ako makakapag-secure kasi
Di ko alam, parang against yung universe sa akin that time. So, iyak ako ng iyak talaga. Kapag naalala ko yung gabing yun, oh my gosh, iyak ako ng iyak kasi feeling ko talaga hindi ako makakapunta ng day one. Tapos, ilang days, parang two days ata after, di ko alam kung ilang araw yun, bigla nang ganun si Live Nation na may day two pala. Nakapag-secure ng day one kasi wala akong pera that time. So, I asked my sister if ever na libre ambagan niya ako ng 2K, ako na bahala sa 4K, sabi ko. Gusto ko kasi ng seat ko that time is mid 2, na mid, take 6K na ticket nila. Sabi ko, kahit kahit mid 2 or center 2 yung ticket ko sa 17 na concert, basta makapunta talaga ako at mapanood ko siya ng live. Kapatid ko, ilibring niya ako ng 2K, ako bahala sa 4K. And guess what, guys? Nakabili ako ng ticket. I'm so thankful kasi yung kapatid ng kaklase ko, fan rin siya ng 17, na nirelease ng Live Nation ng selling ng ticket ng 17 for day 2 is may pasok ako. And that time, ipang umaga ako, alas 7 to alauna yung pasok ko that time. Then, ang sabi ko sa ate ng kaklase ko, Ti, sabi ko sa kanya, Ti, tanungin mo sa ate mo if ever na okay lang ba sa kanya na isabay ako sa pagbili ng ticket. Kasi nag-camping sila sa SM Masinag. Sabi ko, pwede bang isabay ako? Kasi kami ng upuan, which is center 2. Sabi ko, pasabi naman sa ate mo if ever na okay lang ba? May pasok nga tayo that time. And then may quiz tayo sa anatomy and nung pa kaming great consultation next subject ng after ng anatomy. Sabi ko sa kanya, ask mo yung ate mo if ever okay lang ba sa kanya na isabay ako. Kahit bayaran ko yung ate mo, okay lang talaga basta makapunta ako. And minanifest ko talaga na makapunta ako ng day 2 ng Palo to Bulacan. Papakita ko pa sa inyo. Sige, papakita ko sa inyo. Guys, ito na siya. Go. I'm so happy kasi siguro nakikita ni Lord na nag-struggle talaga ako at this first few months. Meron akong another bias ngayon sa 17. Then, so parang na-attach na ako sa member na to ng 17. Grabe yung attachment ko sa kanya talaga. Tapos, last year pa, nakita ko siyang umiyak. Then, so, sakat sa piling pala kapag nakikita mo yung bias mong umiyak. Talaga. So, yun. Yung bias ko, dalawa na yung bias ko sa 17. Jonghan and si Wonu. Sobrang, pero mas malakas yung attachment ko kay Wonu ngayon. As in, ilang buwan na akong may attachment kay Wonu. Tapos, itong last year, hindi ko na-explain kung anong nangyari. Last year, sobrang talaga, nung nakita ko siyang umiyak, sobrang sakit sa puso. Pero no joke talaga, kapag nakita mo yung bias mong umiiyak, sakit sa puso talaga. Tapos, this past few months, hindi ako okay this past few months. Tapos yung, mga comfort videos ko that time is going 17 talaga. I'm so they helped me this past few months talaga. Especially Wonu. Tapos lagi ako nanonood ng mga vlog nila, tapos going 17, tapos yung mga edit nila. Mga edit sa TikTok talaga. Alam mo yon, if ever maging home yung naging person yung home mo, which is sila talaga yon. At ako na I'm so excited talaga. Nakikita ko sila next year talaga. Hindi ka lang kung bakit ako naiiyak. Thank you so much for listening to my rants. Hoy! To my question.
kwento and to my update in my life. Yar! And I'm gonna upload this siguro ngayon or bukas. See you to my next vlog, guys. Tagayin ko lahat para makapag-upload agad dito sa YouTube ko. So, ano bang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. Huy! So, ayan. Bye, everyone! Subscribe and like and share. Yun. Yeah, don't sit around, make a move. Don't know what you're trying to